Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong programa na POSO in Action. Tayo po sa Public Order and Safety Office ay naglunsad ng isang programa gaya po nito through Facebook Live ay makapagbigay po tayo ng updates ng mga kaganapan na nangyayari po dito po sa ating bayan para at least naging aware po ang ating pong mamamayan kung ano po ba ang trabaho at mga ginagawa ng ating Public Order and Safety. Public Order and Safety Office is composed of 3 divisions. No po, ito po yung Traffic Management Divisions, Special Services Division, at ang ating pong Local Disaster Services Division. No po. Yung Local Disaster Risk Reduction Management Division niyo po. So, naglalayon po ang programa ito para po, ayun nga, makapagbigay po ng mga updates at kaganapan na nangyayari sa pang-araw-araw dito po sa ating lungsod. So, ngayon po ay, siyempre, dako po tayo sa ating pong kinakaharap na problema ngayon. Ito pong ating COVID-19 update na halos dati po ay talagang araw-araw po tayo nagla-live para po makapagbigay ng update kung ano po ba ang mga status na ng ating pong lungsod pagdating po sa COVID-19. So, ayan po, mapapansin nyo sa screen po natin, no? Tayo po ay as of November 4 of 2020, kahapon ho, 5 PM, tayo po ay nakapagtala na ng 3,879 na po. At out of 3,879, 3,615 po dito ay naka-recover na. So makikita nyo po sa datos na yan, yan po yung ating pong mga barangay na kung saan yun po yung mga aktibong kaso sa kanila. Sa ngayon po, ay tayo po ay meron 206 active cases. Okay? So ayan po yung breakdown at details ng mga per barangay na kung saan meron pong mga active cases po. Ito po. Ayan, so, sa kasalukuyan ho, nung ngayon po ay tayo po ay nasa MGCQ number 4 na po, no, nasa MGCQ number 4 po tayo. Ito lang. MGCQ number 4 na po tayo, no po. Sa datos po na naitala na natin dito po sa ating na MGCQ number 4 from November 1 to November 4, no po, tayo po ay nakapagtala na agad ng 65 cases. So nangangalagan po na araw-araw ay nagkakaroon pa rin po tayo ng positibong kaso. Kaya po ini-encourage po natin ang ating pong mga mamamayan na patuloy po na mag-ingat at sumunod sa ating pong mga minimum health standard na pinatutupad ng ating pong pamahalaan. Katunayan po, noong November 1, meron po tayong 9 na positive cases na naiulat. At noong November 2 po, ay nadagdagan na naman po ito at umabot sa 15 noong November 2. At noong November 3, ay unti-unti naman nung tumaas, tayo po ay nakapagtala ng 27 positive cases sa loob lamang po ng isang araw. At kahapon po, no, nakapagtala po muli tayo ng 14 na kaso ng COVID-19. So, yun po ay from November 1 to November 4, ay 65 cases na po yung naitatala natin bago. Kaya naman sa kasalukuyan po, tayo po ay may 206 active cases na ng kaso ng COVID dito po sa ating lungsod, no po. Kaya tayo po sa pamahalaan lungsod ng ating bayan, sa pamumuno ng ating Mayor Timmy Chipeco ay hindi po nagkukulang at lagi po kami nananawagan na patuloy po tayo mag-ingat at protektahan po natin ang ating mga sarili. Kung tayo po ay lalabas ng bahay, siguraduhin po natin tayo po ay may suot na face mask, at kung kayo po ay namamasada or commuters, no, huwag po natin kalimutan yung ating face shield. At nananawagan din po tayo sa mga industriya na paigtingin pa rin po yung pagpapatupad ng mga minimum standard sa inyong pong mga establishments, no po. Para nang sa gayon ho ay makasiguro po tayo na lahat ng inyong kliyente ay
ligtas po na makapunta sa inyo pong mga establishmento. So kanina po ay atin pong isinagawa ang isang clearing operations na po. Ayan, kung makikita nyo po sa video, ito po yung isang lugar kung saan kung inyo pong matatandaan na nagkaroon po ng isang aksidente dito po sa Barangay Parian, na ilang kabahayan po ang nadali o nasagasaan nabangga ng tren, at ito po ay nakaladkad at naging sanhi ng pagkasira ng mga kabahayan. Ito pong kabahayan na ito ay may tatlo pong pamilya. Okay? So yung pong tatlong pamilyang yan, yung mga nakatiri po dyan sa nakikita nyo pong kiniklearing po ngayon, ay yan po ay naawarda na po ng ating pamahalang panlunsod sa pangunguna ng ating Mayor Timmy Chipeco ng tanika nilang mga pabahay. So, ibig sabihin po, yung po mga namirahan dyan ay safe na po na nailikas natin at nabigyan ng pabahay sa pamamagitan po ng City Housing Department sa leadership po ng ating department head, Kuya Ronnie De La Cruz, no? At sa rekomendasyon po ng ating Mayor Timmy Chipeco, na huwag nang pabalikin ito pong mga nawala ng bahay sanhi ng pagkasagasa ng tren. Kaya po naman, binalikan po natin itong lugar na ito dahil unti-unti na naman po na meron hong nagtatangka na unti-unti na naman po na may nagtatangka na ito po ay tayuan na po. So, reminder lang po sa ating mga kababayan na sana po dun sa mga lugar na kung saan ay may mga na-demolish na nakabahayan, ay huwag naman po natin i-attempt na ito po ay muling tayuan. Dahil sa problema po ng ating pamahalaan sa pagbibigay po ng maayos na tahanan sa ating po mga illegal settlers, ay kung meron po tayong mga nare-relocate, at after na ma-relocate at yung pong pinagtaalisan na pwesto, ay tatayuan naman po natin ng bago, ay hindi po natin matatapos ang pagbibigay o yung nang maayos na tirahan sa ating pong mga mamamayan. So kami po sa Public Order and Safety together with the Local Disaster Risk Reduction Management ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa ating City Housing Department para po masiguro na ito pong ating mga kababayan ay manirahan sa ligtas na lugar. Okay? So speaking po ng kaligtasan, no, ay kanina rin po ay meron po tayong narespondihan na isang aksidente na kung saan ay maigi na lang po at wala pong grabing nasaktan, no, at wala po naman napagbuwis ng buhay. Minor injuries lang po ang tinamo ng isa sa mga pasahero. Ayan, kung mapapansin niyo po ang mabilis na pag-aksyon ng ating Local Disaster Risk Reduction Management Division, no, sa pakikipagtulungan po ng ating Traffic Management Division, no, po, sa pag-report agad sa ating kapulisan, na mabilis naman po na na-aksyonan at nadala po agad sa presinto kung at para doon po ay ma-imbestigahan po ng ayos. Dito po naman sa naganap na aksidenteng yan ay wala naman pong naitala na major injuries po, na po. Kaya po nananawagan tayo sa atin pong mga kababayan, no, na tayo po ay mag-ingat sa ating pong pagmamaneho. So, ugaliin po natin ang disiplina sa ating kakalsadahan. So, kasama ang palad po, no, ito pong driver nito pong truck na nakabangga po dito po sa isang SUV, ay kasama ang palad po, eh, ito po ay may ticket na, no? So, ibig sabihin, no, ito po ay isang pasaway na driver na meron hong violation. So, ang kanya-kanya pong dala ay isang traffic citation ticket. No? Ibig sabihin, ito po ay violators, no? Nahuli siya sa lungsod ng Paranaque. Kaya po yung kanyang lisensya ay hindi niya dala-dala, at ang dala po niya ay tanging traffic citation ticket. Nagpapasalamat naman tayo sa ating Panginoon, at kahit pa paano ay wala pong buhay na nagbuwis o na nakuha sa tulong po ng ating mga responder, ay mabilis po natin na aksyonan po ito. Kaya muli po, paalala po natin sa ating pong mga kababayan
na sana po pag tayo po ay lumalabas ng ating mga bahay at tayo po ay nagmamaneho, ay ugaliin po natin yung pag-iingat sa ating po pagmamaneho. So, again, ito po muna sa araw na ito. Sana po ay subaybayin niyo po ito pong aming programa, no? Poso in Action. Sa susunod po ay yung mga interactive po natin, no? Kung meron po tayong mga comments, suggestions, ipagbigay alam niyo lamang po sa amin. At huwag niyo pong kalimutang i-follow, no, po yung aming yung ating YouTube channel, no, po. Paki-subscribe po and share dun sa ating YouTube channel, Jeffrey Rodriguez at Poso Kalamba. So sana po ay suportahan ninyo para nasa gayon po ito pong ating programa yung magtuloy-tuloy at para makapagbigay po ng isang magandang balita, impormasyon at mga kaganapan para po sa ating mga para po sa ating mga kababayan, ano po. So sa susunod po, sa lahat po ng mga nakasubaybay sa ating po mga viewers, ano po, ayan po, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. At asahan niyo po na mas lalo po nating gagandahin at ito po ang ating programa. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you. Pali po yung ano.